Sila po mga kababayan, kumusta po kayo? Pag-usapan po natin itong issue ito kasi with the conflict between Russia and Ukraine, baka po similar ano, wag naman sana po, similar thing would happen dito po sa ating lugar. And sabi ko nga, sana naman hindi po. Di ba? Ito kasi may isang grupong lumitaw po, bagong grupo lumitaw, accusing China of using similar tactics as Russia dito po sa West Philippine Sea. Sabi dito, group accuses China of using similar tactics as Russia in West Philippine Sea. Ito ngayon ang balita po sa Philippine Daily Inquirer. A nationalist group accused China of emulating Russian techniques in its illegal incursions in the Philippines' maritime boundaries as well as its construction of islands in the West Philippine Sea para daw illegitimize yung claims sa territory. You see? According to Atin ang Pinas co-convenor Amber Kiban, China is using different but similar tactics to encroach on the Philippines in flaunt its threats against Taiwan. So napaka-importante po talaga na magaling na leader yung mapipili natin po comes May 9 elections. Pag pipitsogin po na leader ang ipapalit natin kay President Digong, baka po mapahamak po tayo rito. And with similar ano position at pag-ugali ni Zelensky, sabi ko po sa inyo, yung laban ng laban, paglaban ng laban po ay talagang aharap ka sa laban. Di ba? Kailangan magaling sa diplomacy, mga kababayan. Pag hindi po magaling at palaaway, ay huwag po kayo sa palaaway. Walang mararating po ang palaaway. You see, according to Atin ang Pinas co-convenor Amber Kiban, China is using different but similar tactics daw to encroach on the Philippines and flaunt its threats against Taiwan. You see? Kasi po yung kalagayan po haros pareha siya, sabi ko sa inyo. Taiwan is, you know, claimed as territory ng China, just like Ukrainian land, Ukraine. It is considered as territory, former territory ng parte ng Russia. Ito naman na West Philippine Sea, yun din ang situation yan. May claim sila na, may mga pangalan nga sila niyan in Chinese. You see? Sabi rito po, while Russia plants its nationals in Ukrainian soil to instigate and hasten the unrest in calls for secession, China has been building islands in the West Philippine Sea to legitimize its claims over the territory that was already awarded to us by the decision of the Hague, sabi po ni Kiban. These superpowers implant parts of their own in contested areas and territories to agitate the secessionists and create false legitimacy, sabi po niya. This came after the Department of Foreign Affairs recently summoned Chinese Ambassador Wang Xilian over the presence of a People's Liberation Army Navy plan, Navy or plan ship in Sulu waters from January 29 to February 1. The Chinese ship was challenged by the Philippine Navy, but the ship continued to stay in the Philippine waters despite being told to leave as it violated Philippine sovereignty. International Research Organization Strathbase ADR Institute for Strategic and International Studies, meanwhile, commended the DFA for its move to summon the ambassador, calling the Chinese ambassador is a strong move that the country should be taking to continue to assert its maritime rights and defend our territorial integrity.
So, yun po mga kababayan, ang isa sa kailangang bantayan natin while we are so busy sa politika kasi palapit ng palapit yung eleksyon. The government should not be distracted. Kasi po, pag nangyari ang ganon, kahindik-hindik po. At sana tama yung ating pipiliin pong leader. May kakayahan at may malawak na kaalaman sa diplomacy. Ayun man lang po, mga kababayan, ang short video natin dito sa Bullseye by Dante Maravillas 2. Yan. So dito muna tayo pala magla-live. Paki-subscribe lang po ninyo kasi kukunti pa lang yung subscribers nito, mga 5,000 plus pa man lang. Just click subscribe kasi kailangan natin ng reserba na channel dito po sa YouTube. Maraming salamat po. For the meantime, I think in 2 weeks, as we, you know, try this, dito na muna po kayo manood yung live streaming natin na dati sa studio. Meantime, suspended muna natin po. Maybe 2 weeks, ganon. And afterwards, pwede tayong bumalik. Depende sa situation po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.